Ito ang mga dapat gawin pagkatapos mag-talik o kaya mag-niig ang mag-partner. Hello guys! Ito ang mga dapat gawin pagkatapos mag-talik o mag-niig ang mga mag-partner. Kung may mga dapat gawin bago, meron ding mga dapat gawin pagkatapos. So, ito ang mga dapat gawin. Ito, para magkaroon tayo ng idea na yung pala, pagkatapos mag-labing-labing, kailangan may mga dapat gawin para iwas sa mga kung ano-ano mang maaring mangyari sa katawan. Sige. Without further ado, let's go to number one. Number one, pagkatapos ng ganon, pag kayo ay nagniig, pagkatapos ng laban at action, very good na ikaw ay umihi, number one. Umihi, iihi, yan. Kasi, minsan, lalo na sa mga babae, importante yan kasi yung galing sa lalaki ng mga, yung similya, o kaya yung likido, yung mga pumasok doon, syempre nag-ano na yan, naghalo-halo na yung mga katas na pumasok doon, yung galing sa lalaki, at yung mga pawis, yung mga kung ano-anong lumikit doon, pumasok na lahat yung sa loob. Kaya the best na umihi, para ma-flush yung mga dumi na pumasok doon, lalo na sa mga babae. At sa mga lalaki rin, iihi din. So, para, yun ay, para iwas sa UTI. UTI kasi ang ano dyan eh, pag sa laula ka, lugyot, maaaring magkaroon ka ng UTI. Number two. So ito, number two. Pagkatapos ng action at laban, pagkatapos ng ligaya at sarap, ikaw ay dapat magmumog. O kaya pag medyo sinipag-sipag, mag-toothbrush ka na para mas fresh ang dating, di ba? Ito naman ay para malinisan o mawala yung mga germs o bakterya na pumasok sa inyong bibig. Kasi sa totoo lang, ang bibig, gamit na gamit yan sa labanan, di ba? Yung kayo ay nagkahalikan, o sin, papalitan na kayo ng mga ano doon, ng mga laway, o kaya kung ano man yung nagpapalit na ano dyan, mga naglilingkisan, o di ba? Sa kung ano man yung dinapuan ng iyong bibig, ayun, sigurado may mga dumi, may mga bakterya na dumikit sa inyong bibig. Kaya mag-toothbrush. Tsaka tandaan natin na ang bibig, ano yan eh, di ba laging basa yan? Kaya moist. Kaya gustong-gustong mabuhay ang mga bakterya sa loob ng bibig. Kung makikita mo yan sa microscope, libu-libong bakterya ang nandyan, o kaya milyon na bakterya. Kaya mag-toothbrush pagkatapos ng action at labanan. Number 3, ito naman, maghugas ng manoy, ng ari. Ang ari ay si manoy o si junjun, o kaya ang tahong, ang tulya, ano pa ba, ang petchay, ano ba ang mga tawag dyan? Yan ang tawag dyan. So, maghugas, hugasan. O, importante yun kasi andyan na yung mga ano, yung mga naiwan na doon yung mga katas-katas na nagpalitan ng katas doon sa mga inyong mga ari-arian. O, siyempre, nagdikit-dikit na doon. So, the best na hugasan. Sabunin kung may mga sabon na mild para mawala yung mga germs, yung bakterya. Yan naman ay para iwas sa UTI. Ang UTI, yun kasi yung sakit sa ano eh, sa pribadong pag-aari ng mga tao, masakit yun. Masakit yun kung lalo sa pag-ihi, marami yan. Marami kasing uri ng yun, ng ano, kung maaaring ma-infect dyan sa inyong ari-arian. So, ayun. Oh, tatlo lang pala ito. Oh, saka ito ang dapat tandaan. Dapat, bago kayo maglaban o mag-action o maglabing-labing, magiging honest kayo sa isa't isa, di ba? Maging honest. Sabihin mo sa partner mo yung totoong sitwasyon mo. Kung baka ikaw naman, eh, meron ka palang karamdaman sa
ganyan sa iyong pribadong ari, hindi mo sinasabi sa partner mo, eh di kawawa naman yung si partner at mahahawaan kung ano man yung meron sa'yo. Napakarami kasing uri ng ano dyan, infection sa ari ng tao. So, maging honest. Tsaka pag yung hindi ka sigurado na may, hindi ka sigurado sa partner mo, the best pa rin na magsuot ng, gumamit ng protection para iwas sa nakakahawang sakit at sa babae naman sa pagbubuntis kung ayaw pa niyang magbuntis. O, diba? So, ayan mga guys. Yan ang mga dapat tandaan o gawin pagkatapos mag-talik o kaya sa labanan. So guys, see you next time. Bye-bye and don't forget to subscribe.